Hello mga bliss and welcome muli sa ating YouTube channel, ang BE Tutorials. Sa pagkakataong ito, didiscuss natin kung ano ba yung sinasabing research gap na palaging hinahanap sa ating mga research proposals at sa mga plano nating gawing pagsasaliksik. The following are the topics for this video: the concept of research gap, finding research gap, and types of research gap, all of which ay magandang mailagay natin sa ating research paper upang mapatunayan na may significance ang ating pag-aaral or may significance ang ating study. Now, if we say research gap, it pertains to the missing piece of information na hindi pa pana-explore or under-explore ng ibang research. Ang research gap ang nagbibigay ng weight sa ating research study dahil ito ang nagbibigay ng significance, novelty, at ito magpapakita ng ano ba ang magko-contribute ng ating research into the body of knowledge. We can also say that research gap is the literature void. Now, please always remember that the identification and the clarification of your research gap or what's research gap that's being addressed by your research leads to the bearing of your study. Again, ito ang nagbibigay ng weight sa ating ginagawang research paper. Now, here are the ways kung papaano natin na-identify ang isang research gap o mga research gap. Mind you na ang lahat ng pag-identify or ways to identify research gap ay nangangailangan ng pagbabasa. Ibig sabihin, lahat ito ay magiging related sa reviewing of available literatures. So, sa madaling sabi rin, hindi tayo makakapagpatunay ng isang research gap kung tayo ay manghuhula lamang or magtatanong-tanong lamang sa ating mga kakilala. Okay, umpisahan na natin. A researcher may do a scoping review. So, ginagawa ang scoping review sa pamamagitan ng pagsisynthesize ng mga research na ginawa previously tungkol doon sa ating topic. And doon makikita natin ano na ba ang meron at ano na ba yung wala. Similarly, we can do systematic review of literature by focusing on the period covered. Let's say mag-set tayo ng specific years na covered ng ating scoping review. So, i-consider natin siya as systematic reviewing ng literature. And we can also do forward-backward referencing. So, paano ba ito ginagawa? Ina-identify at ina-examine ng reference cited dun sa isang article. And then, sinusundan natin or tinitingnan natin ano ba ang findings ng reference na yon na cite niya. And then, babalik tayo dun sa original article. And then, hahanapin ulit natin kung ano ba yung mga idea or mga concept na ibinibigay ng mga connected work cited. And one of the simplest ways sa paghahanap ng research gap ay pagtingin sa mga research recommendations ng mga already accomplished or published research. Pwede nating tingnan ano ba yung binanggit na limitation ng research, ano ba yung sinuggest na research study nung research na yon, and pwedeng doon tayo tumutok ng ating pag-aaral considering that those limitations and those suggestions of the researchers are the research gap. Pwede din naman natin gawin yung pag-identify at pag-challenge ng assumptions ng existing theories or yung tinatawag na problematization. Let's say meron ng theories and then meron siyang mga idea or concept, postulations na pwede nating itest yung specific idea or yung mismong theory natin.
And then we may do content analysis. This aside from being analytical technique. So pwede tayong maka-derive ng inferential gap or research gap based sa ating result ng content analysis. And then pwede din nating tingnan yung citation analysis. May mga instances kasi na yung mga researches, bagamat madaming na-conduct na research, halos isa lang yung kanilang nagiging main source of literature. So kapag napansin natin na yun na parang iisang author lang palagi ang kanilang ginagamit, maaaring may gap dun sa topic na yun. And we can also do meta-analysis, whereas tinitingnan natin yung mga previous study and we are using statistical analysis of the literatures. So we call that as meta-analysis. Again, meron tayong 8 ways kung paano natin pwedeng gawin ang paghahanap ng research gap. And then, types of research gap naman. Let's say we've done any of those ways to find the research gap. Ang mga sumusunod, yung mga possible na makita nating research gap or yung ma-justify natin na research gap dun sa ating professor or dun sa ating mga people na pagpepresenta ng ating researches. So first, pwedeng ang makita nating gap ay evidence gap. So from the word itself, evidence is missing. Next is knowledge gap. So in terms of knowledge gap, ang missing naman ay yung understanding dun sa actual field or dun sa theories and literature. We may also notice some practical knowledge gap, whereas merong difference sa actual behavior and what's being advocated in the research. And then we can also see methodological gap kung ang napansin natin or ang ating i-address sa ating pag-aaral ay sa paggamit ng specific methodology. Kasi maaaring yung mga available researches, ang ginagamit nilang pag-aaral or design ay gantong klaseng method. So kung less explored yung paggamit ng isang method, pwedeng methodological gap siya. Or we can also notice some empirical gap, whereas we test the research findings themselves. Or we can also notice theoretical gap, whereas the availability of theory to the research is lacking. Let's say meron mga pag-aaral pero walang na-derive or walang nakakapag-explain na theory tungkol dun sa mga pangyayari or dun sa ino-observe or field under investigation. And in terms naman of population gap, ang ating tinitingnan ditong gap ay yung research respondents or yung mga paggamit ng mga research participants. So it could be that the population is inadequately represented, therefore it might be research weakness, kaya yun yung ating i-address. Next is conceptual gap. It pertains naman to the difference in theory and conceptual views. That's why from the word itself, conceptual gap siya. And then in terms of theory application void, meron namang pagkakataon na kailangan itest kung applicable ba talaga yung theory dun sa isang scenario na gustong ma-test or ma-investigate ng research. And again, the types of research gaps are the following. Mas maganda kung mame-mention natin directly sa ating introduction kung ano yung research gap na ini-address ng ating current study. And of course, mas mainam kung siya ay supported ng literatures, supported ng evidences, of course, kasi muli itong research gap ang nagbibigay ng weight or significance sa ating pagsasaliksi. And I hope you have learned something from this video, and please keep watching, sharing, and thank you so much.